Okay, mga kastik, isang magandang umaga po sa inyo lahat, gandi po sa inyong mga family. Ayan, ngayon pong araw na ito, gagawa po tayo ng isang tutorial about sa automatic check pad kung saan ito po ay ating inilalagay sa ating pong body chamber, mga kastik. Ano po? So, bago po lahat yan, syempre, shoutout muna po tayo kay Fred sa Gabite, no? Kalala, at ganun, from Batangas. Syempre po, gandi kay Van Coronado ng Lucena. Yan, kamusta kayo lahat dyan, sir, mga idol? Yan po yan, sila may request po itong ating tutorial na po. So, papakita ko po sa inyo yung po mga unang-una mga materials na ating pong kakailanganin sa pagbuo ng automatic check pad, mga kastik. Okay, ito po, tawag po rito ay reducer. Isang reducer po kailangan natin. Reducer 32 by 25. Ano po, mga kastik? At isa pong coupling na may sukat na 20 mm, isang piraso po yan. Female adapter, ano po, 20 mm din po to, mga kastig. At kailangan din po natin ng PVC pipe na 20 mm na may sukat na 2 inch, mga kastig. Ayan, tapos kailangan din po natin, ano po, ito po ay galing sa PVC pipe na 20 mm, na ganito lang po kanipis ang kailangan po natin. May purpose po ito kung bakit po siya ganito kanipis. Tapos bibilog po tayo ng ganito, 2 piraso. Ano po, bibilogan sa gitna, tapos ito ganito, bibilogan sa gitna. After nun, lahat ng palibot puro bilog. Kasi mas naano ko po ito, napag-aralan ko na mas epektibo po ito kaysa rin sa yung binibili kong check pad na 120, patibay po yung gagawin natin automatic check pad. Kasi ang lumalabas po rito doon sa ating body chamber, pag gumagana po yung persado, ito pong check pad na to na kailangan na mas matibay po, no? Kaysa ikumpara po doon sa yung automatic check pad na binili ko na tigwa 120 na pantubig. So ito, kailangan po natin gawin ito na alam natin na mas gagawin natin na mas epektibo kasi persado po ito. Ano po? Kasi malakas yung pressure ng hangin. Ano po? Saka buko doon, yung ginawa kong labasan o yung ano ng hangin, maganda po siya. Kumbaga, swabe yung pasok. Maganda po yung pasok ng ating alcohol. Ano po? Papaliwala ko po sa inyo. Tapos kailangan po natin ng isang tornilyo na may sukat na 1 medya. Ayan po. 1 medya po. Isang piraso lang din po yan. Kailangan din po natin ng 2 tornilyo. Kung saan ito po ay kasya doon sa ating tornilyo na 1 medya. Ano po? 1 medya. Kung saan kakasya po itong 2 to. Tapos, kailangan po natin ng spring. Ano po? Spring. Kailangan po ang spring na bibili natin ay hindi po matigas. Ano po? Kasi pag matigas po, hindi po siya maglalabas ng hangin o yung alcohol papunta sa body chamber. Kaya kailangan po malambot para nabalik po siya o matik po babalik po siya. Ano po, mga kastig? Yan po pinakamalaga sa lahat dyan. So, papakita po sa inyo yung una pong paggawa. Okay. Kung may napapansin po kayo, mga kastig, mga idol, meron po tayong bilog. Ano po, dito natin kukuha ng bilog. Ano po, bibilog po tayo ng ganyan. Ayan. Bibilog po tayo yan. Ganyan. After nyan, bibilog po yan. Ikakat po natin siya ng bilog. Ano po? Ganito po yan. Yan po yan, mga kastig. Ano? Para po, magkasya siya dito. Ayan. Para magkasya po siya rito. Kita niyo po, ayan, yan po yung gagawin natin. Black, ano po? Dalawang ganito. Yan po yung para makapag-gawa tayo dalawang bilog na ganyan. Tapos, ito na po, ang gagawin natin, para maka-ano tayo rito, yung ganito. Ito po yung PVC pipe na 20 mm. No, ganito lang po yung sukat niya, manipis lang po yan. Para meron po siyang yung layo o yung distansya pag ipinasok po natin dito sa loob. Magkabila po yan. So gagawin po natin ang actual. No? Kailangan din po natin ng super glue Evo band po na gagamitin natin. So ito po yung coupling. Lalagyan po natin siya ng kumbaga, ito po, lalagyan natin siya ng super glue. Ito po, lahat yan. Ito po yan, papasok po natin dito. Yan, pakitigan niyo po mabuti. Tapos, ipagtulak po kayo yan. Ito po yan, nasa loob po yan. Nasa loob po siya. Pagkatapos, maglalagay po ulit tayo. Ano po? Maglalagay po ulit tayo ng
ganito rin. No, super glue din po yan. Ayan, papasok po natin dito sa loob. No, magkabila po yan. Okay, nilagay na po natin. Magkabila, kita niyo po meron siyang pinaka yung ring. Nilagay po natin na PVC pipe. Magkabila po yan. Para magkaroon po siya ng konting distansya o ilayo. Ano po, para doon sa pagpapump ng ating spring. Ayan po yan. After po niyan, ilalagay po natin itong ito po, ilalagay po natin dito sa loob. Ano po, lalagyan po natin ng super glue. Lagi po, hindi po mawawala yung super glue. Kailangan matibay po yan kasi yan ay pwersado rin po yan. Natin to sa loob, mga plastic. Yan po yan. Ganyan lang po nakasimple yan. Yan kailangan... Kung napapansin nyo, mga casting, meron na po siya na sa loob. Na ano po, yung pinaka-bilog, nandiyan po sa loob. At katapos po niyan, mga casting, isusunod po natin, no? Ito naman po, isusunod natin. Lalagyan po natin ng tornilyo, tulad po sinasabi ko, na 1/2. Ayan, na tornilyo, papasok po natin to. Make sure po na talagang dapat natibay po yan. Lalagyan po natin ng super glue. Ano po? Para wala po kawala. Ayan. Ayan po yan. Astig. Gagamitan lang po natin siya ng panghigpit. Ano po? Para matibay po yan. Ayan po yan. Sure lang natin na mahigpit. Ayan. After po niyan, lalagyan po natin ito ng super glue. Ayan. Matibay po yan. Ayan. Tapos po, mga idol, mga astig, papasok po natin dito. Ano po, dito po sa bismong pinakaloob. Ayan. Ayan po yan. Ano? Klaro po yan, malinaw po yan. Tapos, kukuha po tayo. Ano po? Kukuha tayo ng spring. Na alam natin na kakasya siya. Kakat po natin. Ito po yan. Pakita ko sa inyo. Kakat po natin. Ayan, kasya po mga kastig. So, okay na yan. Ilagay po natin yan dito. Ayan. Ilagay po natin yan. After po yan, saka po natin ilalagay itong tulog nito. Ayan. Po. Ayan, kita nyo. Malambot siya. Hindi po kailangan matigas yung turilo. Kailangan malambot para pag-pump. Nung pump natin, papakita ko sa inyo yan. Malambot po. Ayan po siya. Pas, pipiksin po yan. Lalagyan niyo po ng super glue. Ayan, lalagyan po natin super glue. Para hindi po siya sigurado. Para baka sigurado po tayo. Hindi na hindi ikot. Kakalas. Ano po? Ayan. Lalagyan po natin yan. Ayan, super glue. Ayan. After po yan, mga kasi, pag nandiyan na po yan, ayan o. Ang isusunod po natin dyan, ito pong ating pinakatawag ito, yung PVC pipe na 20 na 2 inch. Ilalagay po natin dito. Ayan. Ano po, mga sig, klaro po yan. Ilalagay po natin dito. Katapos po, saka natin isusunod, ano po, itong ating female adapter. Ano po, dito po natin. Isusunod po natin dito yan. Ano po, para magkasya. Ayan, okay na po yan mga kastig. Ayun po yung pinaka-turnilyo niyan. Ano po? Sa loob, susundin natin. At ito na po yung pinaka-dulo. Ayan. Ito po yung pinaka-dulo. Ito po yung pinaka-ano dito. Ito po yung nasa loob po, no? Ito po yung nasa loob nito. Yan, nakaganyan po yan. So, papakita ko po sa inyo yan. Pagkatapos po ito, ang susunod natin, ito pong 32 by 25. Na ipapasok po natin ito dito. Kasi ito po, kung bakit po ganito kalaki, ito po yung magsisilbing mag-guide sa ating body chamber sa dulo. Ano po, para yung ating paglagay doon, level. Level po siya. Level po siya, hindi po siya yung magkakaroon ng humps doon sa ididikit nating container tank. Papasok po natin. Ayan po yan. Ano, ayan po yung paggagawa natin. So, kailangan po dito, lalagyan po natin ng super glue. Blue Evoband, siguro din lang po natin na malalagyan natin ng maayos, palibot, matibay po yan. Ano po? Tapos, ito po yun, kung nakapansin nyo, ito po yung pinapasukan po, no? Papakita ko po sa inyo.
pinaka container tank, no? Ipapasok po natin yan dito. Ayan. Pagkapasok po niyan, mga kastig, dito na po papasok yung ating pinaka yung body chamber sa dulo. Dito po natin inilalagay yan. So kakalasin po muna natin. Kakalasin po natin, mga kastig. Para kita niyo po, ikakalaro ko sa inyo. Ito po yung body chamber natin. For example, ito po yung body chamber natin. Ayan. So ilalagay na lang po ito rito. Yan, dito po nakalagay yan, mga kastig. Papasok po natin ito dito. Ayan. Ilang pantay po yan. Ayan. Pantay po siya. Dito yung pantay siya. After po niya, mga kastig, meron po tayong ginagawa dyan. Nilalagay po natin ng super glue yan, no? Yung loob. Tapos PVC powder. Kasi yan po yung mas epektibo na mas matibay, you know? Mas matibay po yan. So after po niyan, pag nilagyan po natin ang super glue yung Evo Band, pag tinutuyo na siya, patuyin natin ng konti, mga ilang segundo, balikan uli natin, lagay po uli ng super glue o Evo Band, no? Yung palibot. Tapos saka PVC powder. Napakatibay na po yan. Pagkatapos po, lalagyan na po natin ng Marie Epoxy, yung palibot. Ano po? Pakikita ko po sa inyo yan. Tapos bali ganito po yan. Saka po natin ipapasok to. Yung po purpose noon, yung ating 32 by 25, ang purpose po noon para siya magpantay, maglibel. Ano po, papakita po sa inyo kung bakit. Yan, papasok po natin. Ayan po yan. So, kung napapansin nyo, mga idol, mga kastig, yung pong humps, yung pagka-humps dito, yung hindi siya pantay, minsan naka hindi libel. Yung dukit ay libel po yan. Libel po yung loob. No, mga idol? Nakaroon ng humps. Ano po? Yung humps dito, yung parang pag ginanon, random nyo yung humps. Dapat ito tuwid yan para maganda tignan. Libel. Ano po? Ayan po yan. So, pakikita ko po sa inyo ng personal na po, mga kastig, para makasigurado po kayo. Ito, nilagyan na natin dito yung ating ginawang DIY na automatic check valve, no? Mga kastig, mga idol. Kaya natin nilagyan ito para makita nyo rin, no? Para hindi kayo malito. No? Kung paano yung paglalagay ng super glue Evo Band. Nilagyan natin siya kung mapapansin nyo, meron siyang mga PVC powder. Marami yan din natin tinipid yan kasi pesado yung kailangan talaga hindi maiangat ng lakas ng presyo ng hangin yan. Pati ito, ganun din ito. No? Tapos, ang gagawin natin dyan ay lalagyan na natin. No? Lalagyan na natin ng ayan, medyo matagal lang ito proseso nito kasi gawa ng malalim siya. Pupunuin natin yan. Okay. Pupunuin natin yan hanggang dumating doon sa pinakadulong-dulo. Now, yan po ay walang kasingaw-singaw. Ano po, mga kastig. Kahit ilaban po natin ang pasingawan yan, kahit yung aking bolt action na ginagawa, wala kayong manong singaw doon. Mararamdaman na katiting na singaw na manggagaling doon sa bolt action natin. Kasi maganda ho ang pagkakasetup doon. Ano po, hindi po sa pagbubuta sa ribbon ko, yun po yung totoo. Dahil sa tagal ko na rin pong gumagawa ito, may 3 years na akong gumagawa ito. So alam na natin kung ano yung mga pwedeng pagmula ng mga problema pag pumapalya po. Napakasimple lang po yan, yung palya. Pag pumalya po, hindi po sabihin sira po o palpak yung inyong gawa, kundi ang palpak po doon, yung pong igniter. Minsan may nabibili po tayong factory defect, yung minsan hindi siya basta-basta nag-spark ng maganda. Ano po? Kaya pag tayo bibili ng kitchen lighter, make sure natin na testing muna natin. Pag nakiklik siya, lagi niya sumisindi. So ang gawin natin, yun ang bilhin natin. Pero pag yung pumapalya, huwag niyo pong bilhin niya. Automatic po yun. Kaya natatawa nga po sa minsan ako yung nag-live. Yun po, nag-firing ako. Talaga sinadya akong dilinisin. Kasi may isang buwan pa sa akin yun. Sinadya akong dilinisin yung igniter. Ano po? Para in case na nagpalya, may pakita ko yung mga simpleng mga sira na dapat na ayusin. Ano po? Hindi po yung palpak. Ang palpak po, yung nag-isip na palpak yung gawa. Ano po? Yung gawa ko. Kasi, kumbaga, ano, mababaw pa yung kaalaman nila pagdating sa paggawa ng PVC toy. Gano'n na po. No? Yun po. Pero yung magagaling po, yung talaga matagal na gumagawa, sa, para sa kanila, hindi po palpak yun. Kasi ang anpuro, yung mismo igniter. Ano? Sa kayo, sinadya ko po talaga hindi linisin para
kung pumalya, may pakita ko sa inyo kung anong una yung gagawin at papalitan in case na hindi na po naputok. Ano po, para alin nyo na agad. Okay, pupunin po natin, ano? Okay, tapos ang gagawin po natin dyan ay, so kukuha po tayo ng stick, didikdikin po natin yan. Ano po, hindi po basta makapaglagay. Kasi pag yung hindi natin gaganyanin, ampaw yun, ano po, ampaw. Kumbaga, hindi siya maganda. Sa mga tuwid, ibig sabihin, hindi po siya quality. Kasi pag quality po, dapat isisiksik natin. Ano po, hanggang dulo yung ating marine epoxy. Hindi po pag nakapuno na eh, akala nyo, okay na. Hindi po kailangan, didiktikin natin yan para talagang matibay. Yun po yung quality na sinasabi ko. Hindi basta inagyan natin, pag napuno na, okay na. Pero hindi na natin dinidiktik. Didiktikin po yan. Didiktikin po natin yan. Para po makasigurado tayo na nasa ilalim talaga yung marine epoxy. After po niya, pag nadigdig na natin yan. So, saan po tayo maglalagay uli? Ano po? Saan po tayo maglalagay uli? Ganyan lang po na kasimple yan. No? Kung gusto lang makita niyo po yan, ganyan po yan. Yung atud na sinasabi, so hindi po tinitipid yan sa super glue at marine epoxy. Ano po? Yan po ay para rin sa ating safety, no? Yung seguridad. Kahit gumamit tayo, kahit pagdamag, ano, yung walang tigil, wala pa yung ikakabahala na baka sumabog. Ano po, hindi po sasabog yan dahil yan po ay matibay ang pagkakagawa. Okay, yan po yan. After po yan, mga kasing nakagano po tayo ng ganyan. Ako pa tayong tubig, sasawsaw natin ating kamay ng tubig. Ano po? Saka natin haguri yan. Ayan. Saka po natin haguri. Po tayo dapat hawak, napasa. Hindi po basang-basa, kumbaga tama lang. Para hindi po siya magkaroon ng tungis, yung dumi. Ano po? Ayan. Yan lang po yan. Hindi po gagawa si Castig ng palpak. Ano po? Maring palpak yung biling igniter. Pero yung gawa na ganito, katubali gender, hindi po papalpak yan. Yan po yung pinakamahalaga at aking pinapriority na patitibagin. Ano po, pangalawa na lang po yung ating pong barrel. Ano po mga kakastig? Ayan po yan. Tapos dito po natin ilalagay ito. Itong yung tank. Ito po yung pinakalagay po ng alcohol. Hindi pa po tapos. Tapos meron pop dito at kinakabit dito. Katulad na pinakita ko na po sa inyo kanina yan, kung paano ginagawa. Ayan. Yan po yan. Palalambuti lang po natin yan. Tapos okay na po yan. Okay. Okay. Ayan po ba ang kastig? Ganyan po yan ha. Medyo patutuin natin yan muna. Ayan. Ayan po yan mga kastig. Tapos, pag natuloy na po yan, meron po tayong po yan, pantay na niyang pino. Kaya pinong-pino po yan. Pagkatapos po yan, pag pinong-pino na siya, yung talagang pantay na, saka po natin applyan ng Evoban Super Glue. Ano po, ito, parang ano siya, nakalaminate. Ano po, kumbaga silyado po yan. Yan po yan mga kastig. Yan po yung quality, gawang kastig. Ayan po yan. Actual. Na po kapal yan. Yung ilalagay natin itong marine epoxy, ganyan po kapal. Ang kapal po nung bago ano. Tapos matibay pa, meron pang super glue. Tapos ganito po magkakalabas yan. Ito po makikita nyo yan. Ginalagyan po na natin ng marine epoxy. Ang ginawa ko po yan, meron po akong sander. Sinasander ko po yan para tuwid na tuwid, para hindi po maka-epekto. Doon sa linya o yung pinaka, yung derecho. No, nakalibil siya. Tapos after, nilalagyan ko po ng ito po yan. Super glue para po mas matibay, mas silyado siya. Ano po mga kastig, papakita po siya niyan. Tapos bali ito po yun, no? Ito yung kaina, ito naman yung finished product nito. Ano po, na nilagyan natin ng pump, bali ipapasok po natin yan dito sa loob. Ito po yung ibig ko sabihin niyan, papasok po natin dito sa loob yan. Pero sa akin, mas maganda po yung original version ko. Kasi hindi siya
ganun ka ano, nalulunod agad, no? Mas maganda, mas magusto ko po yung aking ano, kung ikukumpara dito. Pero maganda po ito, tignan. Kaya lang, kung pagdating sa tamang, yung mas epektibo na contentan, eh, mas gusto ko yung original version na gawa ko. So ako, pag ako magagawa ng sarili ko, no, siguro hindi ako magagawa ng ganito. Siyempre, marami pong meritos ito, kaya ganito ginagawa ko. So ito po yung panlagay dito. Ito po yung lagay ng ating denature, alcohol. Ano po, dito natin ilalagay. May dalawa pong ano yan dito na 20mm na ganito kahaba na 2 inches. So may nakagay po rito 2 inch. Dito po yan. 2 inch din po rito. Tapos mayroong hose na may silang dito yan. Tapos yung bali yung kanyang alcohol nandito po sa ibabaw. Ano po, sa ilalim. So yun po yun. Yun po yung nakagay dyan. Kaya kailangan po maganda po yung pagkakasetup ninyo dito. Tapos dito naman po natin nilagay yung alcohol. After po yan, dito natin nilalagay itong pinaka-cap, yung PVC plug. Pero mas maganda po kung ganito makukuha nyo. Ano po, kasi meron siyang gasket, no? Yung parang o-ring. Para walang siguradong walang singaw kahit wala po tayong yung teflon. Ano po? Ayan, dyan lang po yan, makastig. So kung napapansin nyo, diretso po siya. Diretso po siya. Yun pong purpose ito. Ito pong sinasabi ko sa inyo. Ano po, ito po sinasabi ko sa inyo na 32 by 25. Kasi pag di nyo lalagyan ng ganito, may posibilidad na may humps. Ano po, yung parang sasarisi siya rito, hindi siya talaga pantay. Tabingi. No? Ito, dito po nakalagay yan. Ay po, yung kayo, pantay naman po siya. Pantay siya. Pantay po yan. Yan po yan. Diretso siya. So, tapos, ilalagay po natin ito. Ano po, pagkatapos niyan. Siyempre, ito po yan, ilalagay po natin ito. Ano po, pinaka-cover. Ano po, mga kastig, cover po yan. Hikpitan lang po natin ang konti. Hindi na po natin kailangan hikpitan ng sobra-sobra kasi unang-una, nakadikit lang dito yung ating po PVC powder. Ano po, PVC powder. Tapos, yung super glue. Yan lang po yung mga nakadikit dyan. Kaya hindi po natin pwedeng pwersay. Sapat na po yung higpit na yun. Hindi lang po yan ay makakalas kahit bumagsak yan. Hindi naman. Kasi pag pinuwasan natin, mababaklas yun. Kasi hindi na po ito yung bakal eh. Ano po? Pero bagamat super glue at PVC powder lang, yung kinakapit ng turilyo, yung kinakapit nito, matibay po yun. Ayan po yan. Huh? Diba? Ano po yan? Okay na. Yan po na po yan, nakastig. So, marayos. Wala akong sawang pagsuporta. At gawin po kay Perch Cavite nyo, kalala ng Batangas. Siyempre, gawin po kay Van Coronado ng Lucena. So, marayos po salamat sa inyo. God bless you all, mga kastig. Yan, kung kayo po bago pa lang sa aking YouTube channel at kayo napadaan. So, kung nagustuhan nyo, mangyari kayo mag-subscribe, like, and share para lagi po i-updated pa sa aking mga latest pang mga videos na gagawin. Thank you.